iniwan, naiwan, pinabayaan. Ilan lamang yan sa mga karanasan natin bilang tao. At alam ko, at alam din ninyo, na marami sa atin ang nakakaranas ng ganitong mga pangyayari sa ating buhay. Ako po si John Carlo Perez, or JC for short, isang social worker, guro, at youth minister. Were you able to experience that you were left behind? Yung tipong naiwan ka ng mga pagkakataon? Iniwan ka ng isang sitwasyon? O di kaya iniwan ka ng taong mahalaga at mahal sa buhay mo? Kung di nyo po na itatanong, mahilig po akong mag-travel. At sa aking pagta-travel, hindi maiiwasan na there are times that I was left behind. Naiiwanan ng flight, naiiwanan ng tren, naiiwanan ng bus, o di kaya ay minaiiwanan ng gamit na mahalaga na kailangan bitbitin sa aking paglalakbay, lalo na kung ang mga lugar na aking pinupuntahan ay medyo bago sa akin at maganda ang kalikasan. May mga pagkakataon din sa aking trabaho bilang social worker at bilang isang guro na nararanasan ko rin maiwanan. People come and go, ika nga, sabi nila. However, hindi dito natatapos ang lahat. Pag may naiiwanan, there are times naman na may bagong darating. Life must go on, sabi nga nila. At kapag may naiwanan or may nang iwan, sabi nga nila, ito ang magtuturo sa atin ng lesson in order for us to move forward in our daily life. Malamang yung mga konseptong ito at yung mga ideas na to ay naranasan din ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nung siya ay nakabayubay sa krus, nabanggit niya ang mga katagang, my God, why have you abandoned me?" Iniwan siya ng mga taong malalapit sa kanya, lalo na ng mga taong tinuring niyang malalapit na kaibigan niya. Malamang, nabanggit ni Jesus ang mga katagang ito dahil sa pagod at nakaambang kamatayang mararanasan niya sa krus. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. For sure, most of us experience this kind of abandonment in our life. May pagkakataon na iniwan tayo ng ating mga mahal sa buhay o di kaya ay tayo naman ang nang-iwan. And for many of us, this was the experience that we have during the time of pandemic. We felt that we are alone. We felt that we were left behind. I myself, I experienced when I was quarantined. Nung ako ay nagka-COVID, feeling ko I was helpless. Dahil iba pa rin ang merong human interaction, sabi nga nila. But the difference of this experience that we have and the experience of Jesus, Jesus mentioned the word, my God, why have you abandoned me? Ay hindi ito pagtatapos, kundi ito ay pagbibigay ng buong sarili. Pagbibigay ng full trust, ika nga. At dito nasusukat kung gaano kalaki ang ating pagtitiwala sa Diyos. Marahil ito rin ang panawagan sa atin bilang mga Kristiyano. This is the challenge for us Christians nowadays. To put our trust in God. To put our hope in God. Na in spite and despite of the difficulties and challenges in life, huwag tayong panghinaan ng loob. Na kahit may iniwanan tayo, na kahit na may nang iwan sa atin, o di kaya we felt abandoned and neglected, God will never abandon us. Because for sure, God will send someone, maybe our families and friends, to help us, to be with us, and to accompany us in our journey in life. And for sure, magtatagumpay din tayo sa wakas. Katulad ni Jesus, matapos niyang mamatay sa krus, ay nabuhay na magguli ng matagumpay para sa ating lahat.